Kanya-kanyang diskarte ang mga may sasakyan pero walang garahe. May pumaparada sa tabi ng Center Island, sa kalsada at sa bangketa. Ayon sa MMDA, umaabot sa 200 ang mga sasakyang tinitikita nila sa kanilang clearing operations araw-araw. Si James, no choice daw kundi iparada sa gilid ng kalsada ang kanyang auto. Pero pabor daw siya sa Senate Bill 201 o ang Proof of Parking Space Bill. Batid din daw kasi niyang bumabagal ang daloy ng trapiko dahil sa mga nakaparadang sasakyan sa kalsada. Siguro magbabawas na lang ng kotse. Paliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian, may akda ng panukala, layo nitong magamit ang mga side street kapag mabigat na ang trapiko sa malalaking kalsada at siguruhing walang mga nakaharang sa daan para sa mga emergency vehicle. Ang intention ng bill hindi para pagbawalan yung pagbili ng sasakyan. You can buy 10 cars, you can buy 20 cars, as long as you have 10 parking slots and 20 parking slots of your own. Sa ilalim ng panukala, kailangang mag-affidavit ang bibili ng bago o second-hand na sasakyan na nagsasabing mayroon siyang garahe. LTO, MMDA at mga LGU naman ang magsasagawa ng mga ocular inspection para tiyakin ang pagkakaroon ng parking space. Pagkat napatunayan po na nagsinungaling ka, may mga kaukulang penalties po na i-apply. Including po sa side ng LTO, kung nairehistro to na wala yung certification, may corresponding penalty po sa empleyado ng LTO. Bukod sa multa, maaari ring makansela ang rehistro ng sasakyan ng 3 taon kung may paglabag. Hati naman ang opinion ng mga nakapanayam ng GMA News. It's about time that merong mag-open yan, no? Siguro, matagal na dapat ginawa yon. Ang tinitira niya yung mga civilian, yung mga company na nagbebenta ng sasakyan, wala. Athena Imperial, GMA News.